someone experience pero hindi sa stock nila. Oh, may mga nangyayari na ganun. Iba yung stock nila, yung gagamitin ng company, Angular, walang experience yung ano, but matagal na sa software development. May mga na-hire na ganun. So, depende sa companies. Actually, ako, nung time, Angular talaga ako, pero na-hire din ako as React developer. So, meron naman kasing resemblance. Eh. So, kaya ako, pwede, sinasabi ko talaga ano din, learn your fundamentals. Fundamentals can be transferred regardless of what framework you're using. As long as yun nga, na-understand yung basic fundamentals. Siguro ang ano lang dun sa question is, if may specific, may mga companies talaga na may specific technology talaga na ginagamit. Kasi yun na yung gamit nila sa ano nila, sa upcurrent application nila. Tapos, they don't really have the extra time and effort then to teach you. So, siguro dun lang yung downside. Pero pag, let's say, consultancy na company or IT services na company, majority, regardless of anong tech stack mo tatanggapin ka niyan. Mm-hmm. Kasi ibebenta ka niyan sa client na, meron kaming ano, Python dito. Yan. Mm-hmm. Yan. Pero pag yung, ano talaga, yung product development na company, medyo, napansin ko, medyo mababa yung, ano, yung chances na ma-hire ka. Kasi, ano, medyo, ano yung tech stack nyo? Labas. Mm-hmm. Yeah, para maging productive ka agad, no? Kasi i-ready ka na nila eh. Mm-hmm. Parang okay. So yeah, okay, next question. Medyo pala konti na lang, mga 5 or 6 na lang to. Bakit pinili niyo yung country na pinili niyo and hindi other countries like Japan, US? O pwede kang sagutin to. Why not Japan? Okay si Japan but mahirap maging citizen sa Japan. So like me, priority ko kasi magbago yung passport ko. So Japan, Singapore, hindi sila pwede sa akin. Or Middle East na kahit 30 years kahit doon ka na magka-appoint, hindi ka nila bibigyan ng citizenship. Europe, bibigay sila after few years, pwede kang mag-apply as a citizen basta mapasa mo yung language nila and makapag-stay ka ng required na years. Iba 5 years, 6 years, 7 years, 8 years depende sa country. And yeah, okay naman Europe eh. Okay talaga, makapasyal ka ng kahit saan, no? Kayo, Jess, but daw sa ano, Dev, di ba, sa Spain, konti lang yung Greece requirements bago mag-citizen. Kasi, yes. Yan na tayo, sinakomplet. Yun, o nga pala sa mga nag-iisip. Yeah, sa mga nag-iisip mag-abroad na gustong magbago agad yung passport nila, Spain, di ko to alam dati. Nalaman ko na lang nung andito na ako. Alam ko lang, two years lang yung kailangan ninyong... Consuelo nila kasi sinakop nila tayo. Kasi previous colony nila ang Philippines. So, requirements lang, 2 years na nabubuhay ka sa Spain, no? And then pwede ka na mag-apply ng citizenship na pwede mong makuha in 6 months, ganun. So, technically, 2 to 3 years, 2.5 years. EU citizen ka na, which is pwede ka nang... Pag EU citizen ka na pala, ng, for example, Spain, pwede ka na mag-work kahit saan. So, yun yung inahabol ko rin. Is hindi lang pala yung passport. Kasi pag EU citizen, you can work in any countries within EU. No, pwede ako magtrabaho sa Germany, sa Italy, o sa Poland, sa Sweden, no, sa Finland. Depende, no, kung saan kung gusto. And well, hindi na ganun ka-hassle yung process. Kasi pag sa during the interview, malaman na EU citizen ka, punta ka lang ng police station dun sa country na yun, sa city na yun. Magtatrabaho ka sa ganito. So, yun. Start ka na dun. So, mabilis na siya kapag pag-EU citizen. No? Pero yun, to answer kung bakit Norway, na-mention yun kanina. Family, focus Norway. Health, education, okay. Yun, work-life balance. Tapos ano, English-speaking country. Kasi sa Japan, yun nga, Okay din siguro talaga sa Japan kasi I don't think na they're majority English adapter yung locals. So medyo ano ka doon, adjustment. Yun sa akin personally. Mm-hmm. Nice, thanks. So yung family, so yung mga maternity leave, matatagal, ganun. Tapos may 3 months. Pag di ka makapagtrabaho, may pera ka pa rin monthly na matatanggap. Ayun pala sa baby namin, nakakatanggap kami ng pera sa government every month. Yan. Hanggang mag 18 years old siya. Mm-hmm. So pag siningil niya sa amin yun, pag laki niya, papalsuka ko sa kanya lahat ng pinakain ko sa kanya. So yun, no? Yun din, yung how rich is the state, kasama na rin yun. Kasi pag mayaman yung country, maraming mapoprovide sa inyo, sa family. So may mga parang walang utang yung, for example, walang utang yung country, no? Hindi katulad ng Pilipinas, may utang tayo, no? Yun. So, maraming benefits na mabibigay. Pwede nyo expect. No? Transportation, maganda yan.
maayos yung transport, public transportation. Isa lang yung sa mga yan. So next question na tayo, para mata, anong agency po niya? Wala kaming agency, direct hire kami. No? Si Jess ako, si Seiji, direct hire. Si Seiji kasi direct hire siya technically. Mm-hmm. No, Seiji, direct hire ka technically. Hire it's just that nakipag-partner up lang si Roger sa company sa Philippines para lang mabypass yung POEA. Mm-hmm. And so if hinaghahanap kayo ng agency para doon kayo mag-apply, hindi siya ganun. Yeah. Kailangan nyo pa rin mag-apply doon sa main company. Mm-hmm. Tapos yun na, yun ginawa lang niya, nakipag-partner up siya sa Philippines. Yeah. Na agency para lang ano yung mga papers. Ganun lang. Yes, mas applicable yung may agency pag ano, nasa medical ano, kulala, nurse. So sa nursing, alam ko kailangan marami yung agency, no, para padaling kayo sa ano, sa ibang bansa. So but sa IT or sa software development, hindi ganun ka ano. Another tip pala, no, kung kunyari nag-work kayo ngayon sa Pilipinas tapos may mga branches kayo sa ano, sa EU or sa ibang bansa, try nyo reach out sa mga HR nyo. Sabihin nyo pa lateral transfer kayo. Yes. Or sometimes it works, no. Pero madalas yung kino-comment ko sa mga nagtatanong sa akin sa ganyan, ano. Diretso kayo sa HR sa country na yun. Huwag kayo dumaan sa HR sa Pilipinas. Kasi may mga inggitera ang HR sa Pilipinas, nakaharangin agad kayo kahit hindi pa naririnig yung decision dun sa may main management. That could work, no. That could not. But at least try. May mga nag-work na gano'n. May personal akong kilala na nag-work na gano'n. May branch sila sa Pilipinas, may branch sila sa EU. Nagpa-lateral transfer siya sa Sweden. Nag-work sa kanya yun. Very smooth. Okay. Nice, nice. Magandang suggestion nga pa yung pa-lateral. Next, non-IT computer course din po ba kayong tatlo? Sa akin, may previous course ko is nurse. So, registered nurse ako. Then nag-work ako for 5 years before ako pumunta ng IT. And then nag-decide na lang ako mag-take ng ano, online course, diploma sa AMA University, para lang magamit ko one day sa immigration if ever. Which is, yun nga, hindi naman 100% na yun talaga yung imbasihan para makapag-abroad ka. Kahit hindi ka IT graduates, makakahanap ka ng work. Yan, si John. Si Devlin dito na. Pero may dadagdag ka ba dito kung non-IT o course din po ba? Ngayon. Ano bang course mo, Ade? Oh, naka-mute ka. Brad. Naka-mute ka, Dave. Business management yung tinig ko na course ng college. And hindi ko siya tinapos. Hindi ko siya natapos hanggang 2 years lang ako. Ngayon. Yun, siya yung sample ng sinasabi ko sa inyo kanina na kahit di kayo graduate, makapag-abroad kayo. Pag kung decidido talaga kayo, just okay yung skills ninyo. May gusto ka pa bang i-share diyan, ano, Dave? Buhay diyan sa ano, mabilis lang in 1 minute, buhay sa Netherlands. Excellent ka na eh. Well, medyo ano, nung mga unang mga araw ko dito, medyo mabilis, mapagod. Kasi hindi mo alam yung ano, hindi mo alam, konti pa lang yung alam mo sa sistema, yung defense mechanism mo laging naka-up. So at the end of the day, exhausted ka. Ang bilis mong mapagod. Plus jet lag pa, no? Oo, plus jet lag pa. Yun. Pero ano, na medyo nasanay na rin. Ngayon okay na. Okay nang Netherlands sa'yo. Okay na. Okay. Parang nung pumunta ako ng Pilipinas, parang na-miss ko rin yung Netherlands. Nainitan ka rin? Nainitan ka sa Pilipinas? Oo, naramdaman ko yung ano. Yung lagkit. Yung lagkit ulit. Naramdaman mo ulit yung lagkit. Oo, lagkit ng Pilipinas. Non-tropical, ano? Non-tropical country. Mm-hmm. Okay. Araw-araw, di ba? Sa akin, ano? Ako yung example ng bigong engineer. Ayan. Original course, computer engineering. Shift a quarter, 2 years ata. To IT. Pero graduate ako ng IT. So, may mga bansag sa amin sa school namin, mga bigong engineers. Bigong engineers. Bigong engineer. Mga foreign engineers. Ganun din sa ano, nasa Adamson ako sa electrical engineer. So nag-take ako ng electrical for 2 years. Mga napupunta sa Comsai, naalala ko is mga bigo sa... Mga bigo, no? Mga bigo sa ECE and EE. Butik yan. So, mabarang tingin eh, no?
Parang tingin sa Comsay, oh. Comsay ako, eh, bigo pala ako. Pero, yung mga unang trabaho o mga service group. Working student. Working student sa Jollibee sa pag sinabi yung Jollibee sa Mega Mall sa may food court. Ayun, paguran talaga. Bakbakan. Tapos, after nun, nag-burger machine ako. Tapos doon sa burger machine, nakilala ko yung mga call center agent, mga customer. Well, mag-call center ka na. After ng burger machine, call center na ako. Then, huli kong company, Cytel, nag-decide ako. Bumili ako ng computer na parang Japanese surplus. Doon ako nagsimula. Sinula ko sa Upwork. Odesk pa lang nung time na yun. Odesk.com. Siguro, I'd say pioneer ako sa Odesk. Pero hindi ko nais naging gamit. So, ang ginawa ko, parami ang sinang stars doon eh. Para magkaroon ako ng stars, binargain ko yung service ko. $10 yung mga sales page lang. Kumikita ka na, natututo ka, and at the same time, nabibuild mo yung profile. Hanggang sa yun, dumami na yung customer ko. Then after ng Udesk, naging Upwork siya. Tapos on-site developer na ako. Hindi na ako bumalik sa Upwork. Kasi medyo yung competition sa ano, hindi katulad nung araw. Mm-hmm. Tapos ang ginamit mong pabida sa company mo is yung experience mo sa Upwork, no? Experience ko sa Upwork, and syempre, ibibid mo rin yung GitHub profile mo. Kasi yung mga recruiter mo, yung mga hanapan ka na, hindi lang portfolio website, but GitHub mo sa halong tarong. Yes. May activity ka. Kung medyo yung dark green, yung sa profile mo, sa GitHub. Dark green. Itignan yung okay. Mga green dots doon. Tuldok lang yung akin eh. Push ka na. Green to gitna. Commits. Pag Oktoberfest. Push ka, hello world. Yan. Yung mga gawain na. Added comment to this code. May t-shirt ka na nun. So magandang sa example yun sa'yo, no, Dave, no, ganyan din yung ginawa ko. Kasi ang daming tatanong sa akin, paano daw sila magkakaroon ng experience? Eh, ang requirement sa junior developer is at least 1 year experience. Sabi ko, ito yung madalas kong isuggest, yung Fiverr, yung Odesk, dating ay ngayon is Upwork na in freelance lancer. Yung mga website na yon, magiging useful sila kapag wala kang experience and kailangan mong magkaroon ng experience. Matututo ka doon, repo, mag-code. Basta bababaan nyo lang yung presyo ninyo para, kahit di na kayo kumita eh, basta experience lang. Kasi yun yung kailangan yung experience eh. Hindi mo kailangan mag-bargain ng services. Yung, kunyari, may business kayo ng kamag-anak. I-automate nyo business. Yun din. Yun pwede. Ganda rin yun. Kamag-anak ng Kunyari, may small business. Gawan nyo ng website or gawan nyo ng simple POS, ng application. Tapos, yun. Pakita nyo lang. Pwede yun. Count us on yun. Experience. Ibig sabihin, pag wala ang experience, gagawa ka ng experience. Okay. Yun. Ito rin ang gagawa ng experience. Yun din, walang company tumatanggap sa inyo, gawa kayo ng sarili ng company. Yun yung ginawa ko dati. So, as nasa SEO pa ako noon, halos walang nag-hire sa akin, but may experience ako. Sabi ko, mga to ayaw akong i-hire, gawa nga akong sarili kong company. Tayo akong sarili kong company, Outsource SEO Philippines. Ngayon, nag-rank, naparank ko siya, doon dumami yung kliyente ko kasi when you type SEO services in Philippines, nasa-search yung company namin. So, kasi that namin, by the way, kasi dalawa kami nung wife ko ngayon, kami yung nag-put up ng company na yun. So ang dami namin customer, pati WordPress, sinama na namin. Pagtapos ng WordPress, napunta kami ng programming, pinunta ko ng consultancy, software development consultancy, napunta ako ng training. So ang dami kong trainings noon. By the way, maganda pa lang ang
ang money sa mga trainings. Maganda ang money kasi ang mga companies may mga money na per year. May allotted budget yan per developer para mag-improve yung skills nila. So, naghahanap sila ng way para magastos yung half a million nila or 300,000 budget nila. So, pag nag-search sila, ako na naman yung lalabas doon. So, yun din yung way para pag-start kami. So, anyway, kung depende kung anong situation niyo. Yun yung naging situation ko before. Walang tumatanggap sa akin company. Nagtayo ako ng sarili kong company. Diskarte. Siguro ano din, ngayon kasi 'di ba, uso na talaga yung open source. So, maraming ano ngayon sa GitHub eh, sa open source. So, kung ako natututo ako sa open source, honestly, lalo pag pull request ng code, so makikita mo doon. Kung wala ka man makontributan na open source, gawa ka ng sarili mong open source kung may naiisip ka magandang project. So kasi kung may iba kang developers na kilala din, so might as well na magkaroon kayo ng brainstorm doon sa open source. Parang experience na rin yan. Yung open source kasi parang part yan ng ginagawa namin sa industry. So yung mag-collab kayo, magkakaroon kayo ng mga brainstorming dun sa code. So, yun, paggawa ng app sa open source. So, ayan, maraming developers na nagpa-participate. Ganda experience ngayon, open source, no? Ang daming nangangailangan ng contributors sa mga libraries or framework, kahit documentation or mag-start kayo documentation. Eventually, malalaman nyo na yung source code ninyo eh. Ilang months ano niyo na yon kung ano pwedeng kahit spelling no adapt kayo ng as core team members. Kunyari, napansin kayo nung let's say for example React.js no, constant kayo nagko-contribute, nag-help kayo sa bug fixes, tapos for example lang to I'm pretty sure na nangyari nito sa ibang tao na uy sobrang active nito ni John ganyan, tapos ang dami niyang commit, tapos sinosolve niya yung mga problem natin. Kasi syempre, open source, mga sariling trabaho din yung mga yun eh. Tapos, nahihirapan din sila minsan i-maintain yung library. Tapos ikaw, sobrang active mo. Tapos, minsan, operan ka nun na, do you want to be part of our core members? Yeah. The opportunity na yun, trabaho ganyan. Kasi proven and tested na eh, yung trabaho mo. Tumutulong ka na sa kanila. For free. Tumutulong ka sa for free. So, yun. Possible na din yun, na gateway na for opportunity. So ano yun? Maka-add ng green dun sa GitHub nyo. So portfolio yan. So portfolio, additional portfolio na rin yan. So diba? Nice. Thanks. Oh, last question. May sasabihin pa ba? Yeah, may taga free code camp dati na Manila. Free code camp Manila na ganun na hire eh. Nakapag-shift siya from CE ba siya? EE. Kinuha siya kasi contribute sa project eh. Hinire siya. Pinadala na agad ng MacBook eh. Walang ano. Nice. Nice. Ang galing. Oh, proven and tested. Working na siya na path talaga. Galing mo na. May add pala ako. Halimbawa, target niya magtrabaho sa ibang bansa. Mag-a-add din ng advantage sa inyo kapag medyo mag-aaral kayo ng language nila. Kasi may mga company dito na hindi, na tumatanggap lang or mas prefer nila yung at least nakakaintindi ng Dutch or nakakaintindi ng native language nila. I think say applied din yun sa ibang bansa. Pagkatrabahoan. Yes, totoo yan. Yung opportunities ninyo dadami if marunong kayo native language. Well, maraming companies naman din kahit English speaking lang. But let's say 20% ng lahat ng companies ito nag-accept ng or 30% English speaking lang, okay na. What about yung 70%? Magulat kayo, ganun pala karami, no? Mag-o-open sa inyo kapag marunong kayo ng at least basic lang, no, ng native language nila. So dadami yung chance niyo, no, na mapaghanap ng trabaho kung gusto niyo lumipat. Kasi katulad ko, nalilimitahan din ako dito kasi hindi pa ako marunong ng native language nila. So pwede ko lang applyan yung mga tumatanggap ng English speaking developers. Yung iba hindi ko ma-applyan, hindi ako nire-reject agad ako kasi nga hindi ako marunong ng native language. So yun yung advantage na sinasabi ni Dave, na kung maganda kung aralin ninyo, no, for your own sake din. Good, thanks. Last question. Okay na dun sa ano, para sa next last question tayo sa mobile. Ano po mostly ginagamit niyan sa EU po? More on native po ba sila or naghahanap sila ng mobile frameworks?
dito, hybrid. No, hindi pa rin natin masabi kasi, ayun yung katulad. Case to case pa rin. O, sa part ko, sa company ko, mga hybrid, hindi na sila gumagamit ng Kotlin. Mostly kasi, yun, marami kaming apps. Gusto nila maging Google-like.